Hello, have a blessed day, everyone. Today, we're going to make an arts. Do-it-yourself arts. And this is what we call crooks arts. And this is good for this season. For gift to your friends and families. Let's start, guys. Our materials for today is crooks. You have to buy this in the online shop like Lazada or Shopee or even in the market. This is very affordable. You can choose any colors. You're going to put a pattern, whatever design you want to do. Just like me, it's only a square. And then I make also flowers here for my own desire, and then a zigzag from the sides. Yan, ginawa ko lang zigzag. Tapos I'm going to put a different color of acrylic. Here's our materials: acrylic paint, masking tape, pencil for our pattern to do, and then the paintbrush. And you need a water para dito sa ating iba-ibang color ng acrylic para hindi siya kumalat. So ang gagawin natin ngayon is maglalagay tayo ng tissue paper sa loob para hindi tumagos po yung ating acrylic paint na gagawin. Just like this, guys. So, ito na yung ating unang gagawin. Yung flower na aking ginawa ng pattern, lalagyan na natin ng paint. Kasi, guys, kaya ko naisip itong ganito ang gagawin ko. Mahal kasi yung mga design sa crooks na nilalagay nila, di ho ba? Kaya mas maganda na itong maggawa tayo ng sarili nating design. Yan. Ano din naman ang crooks na original ngayon. Kaya mga pangbahay lang na ganito, at kung pupunta kayo sa mga mall na gusto nyong mag-crooks, ito. Pwede ito. Tapos dito sa sides na ito, gumawa ako ng mga square niya. So, ang gagawin ko ngayon na kulay is orange. Ayun, acrylic orange. Pwede mo siyang salit-salitan kung gusto mong makita talaga yung design na iba-iba. Very attractive siya. Ganyan lang kasimple ang ating arts today. It can relieve stress too pag gumawa kayo ng arts, kasi nakafocus kayo, tapos napapractice din yung ating brain sa paggawa ng ganito. Kung kayo ay maraming iniisip na kung ano-ano at hindi kayo makapag-isip, ito magandang stress reliever to. Ayan na, guys. Oh. Gagamit ako ulit ngayon ng lavender or violet para sa isang layer ulit. So, gagawin ko, iagwatan ko siya para hindi sila mag dikit-dikit. Dahil pareho silang basa pa. Ayan. Shout out pala dyan kay Crispin Villanueva Vlog. And then, shout out sa kamagot si Taco Family, Warriors Family, and especially Kahelper Family. Shout out din ako sa kay Rob Lomboy Vlog. So, dito sa kabila, lagyan din natin siya ng
lavender. Kasi ang lavender medyo maliwanag. Dalawang square lang to ang ginawa ko dito, guys. So, para magpareho ang inyong design, yung kabilang crooks nyo, ganun din. Sundin nyo lang din yung pattern sa kabila. Tapos yung kulay, ganun din ang inyong gagawin. Ayan. Ganyan lang, guys. Patutuyuin muna natin siya. Tapos, ano bang gusto nating kulay dito sa ano? Puro red lang siya. Puro dilaw. So, mag-isip tayo, guys. Guys, so, nalagyan ko na yung dalawang crocs natin na tatlong kulay pa lang yan, guys, ha? Pero nakikita nyo, lumalabas na yung kagandahan ng ating arts. Nilagyan ko na rin siya ng kulay orange sa gilid. Magkabilaan. Ayan. So, ngayon, tatabihan ko ng kulay violet itong orange natin na zigzag dito sa tagiliran. Ayan, dito. Ganito lang, guys, ang gagawin natin sa ating gilid na sides ng ating crooks. Pwede nyo rin ito, guys, i-introduce sa inyong mga anak. Since pandemic ngayon at diba bored sila, mas maganda ito rather than magsige sila panood ng TV or maglalaro sa kanilang gadgets. Ito, nakakatulong pa ito para i-practice yung kanilang mind sa na makaka-relax at makapag-isip ng maayos. Guys, punta naman tayo sa ating color design ng flower. Ang ilalagay ko, guys, dilaw. Ayan. Situate na medyo maliit lang yung ano, tip ng inyong paintbrush para maganda siya, maganda ang stroke ng ano niya nung pagka apply ba. Dito, papartneran ko rin siya ng dilaw. At saka yung pagtanggal niyo, guys, ng pintura sa inyong paintbrush, pahiran niyo siya ng mabuti para ang ano ba, yung excess na water sa paintbrush hindi maghalo sa pintura kasi haano siya, hindi siya masyadong kapapit. Ayun. Tapos dito, siguro so, guys, tapos na tayo sa ating 4 colors. Red, yellow, orange, and violet. Punta naman tayo sa kulay green. So, lalagyan natin ng green yung ating flower. Yan. Para kitang-kita pa siya. Tapos, maglagay din tayo ng green sa ating zigzag sa sides. At itong mga square-square, lalagyan na rin natin. So, dito maglalagay ako ng flower na kulay green. Ayan. So, almost done na tayo, guys, sa ating do-it-yourself crocs art. Magdadagdag lang ako ng isang flower dito para maka-add pa ng beauty sa ating anong crocs art. Tapos magkakaroon tayo na ng second coat para medyo kumintab yung kanyang pulay. Ayan. Diba, guys, napakaganda. Very affordable pa na pang regalo sa ating mga loved ones. Ayan. So, ganito lang kasimple yung ating ginagawa para lang naglalaro din tayo, di ba? Ayan. Pero nakagawa tayo ng napakagandang
Arts. So, mayroon pang bakante dito at saka dito. Ang plan ko, lalagyan ko ng color blue. Yung last na color natin, blue. Maganda bang blue, guys? Talagay ko, pwede naman. Ayan. Ayan. Kulay blue siya. Ito, tapos na. Kunting pahid-pahid na lang. Tapos dito naman. Ayan. Ayan. Tsaka dito sa kabila. Tapos mayroon siyang bakante o isa. Tsaka dalawa. Lagyan na rin natin ng kulay blue. Dito din sa kabila, ganun din. Sundan lang natin yung ating pattern. Ayan. So, diba, maganda na siya. So, ito na siya, guys. Ayan. Naayos ko na. Natapos ko na siyang lagyan ng design. So, patuyuin muna natin siya. Later, magre-retouch tayo ulit. So, guys, na medyo tuyo na yung ating first coat sa ating crook arts. Punta naman tayo ngayon sa ating second coat. So, unahin ko yung kulay green. Kasi ito yung medyo manipis. So, dadagdagan lang natin ng konti. Huwag naman siyang masyado. Yung iba kasi makapal na rin eh. So guys, tapos na tayo sa ating crook arts. Atin na siya ngayon tatanggalin. At ating isusukat sa ating paa kung maganda ba siya, bagay ba sa ating paa. O diba guys, cute na cute siya. Hindi mo naman masabing mumurahin siya, diba? So, I hope guys na nag-enjoy kayo sa aking video today. I hope na nakapagbigay ako ulit sa inyo ng kaalaman kung paano gawin itong ating very affordable crook art na ito. Merry Christmas, everyone! I love you!